panahon ng pandemya, sama-sama nating alamin ang mga paraan upang maiwasan ang COVID-19. Dahil dito sa Recto, ligtas ka! Ano nga ba ang coronavirus? Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o ang tinatawag nating MERS-CoV at Severe Acute Respiratory Syndrome o ang tinatawag nating SARS-CoV. Ang bagong coronavirus o ang nCoV ay isang bagong uri na hindi pa nakilala sa mga tao. Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaari ring makahawa sa mga tao. Ang mga coronavirus ay naisip na kumalat sa hangin, sa pag-ubo, pagbahin, at malapit na personal na pakikipag-ugnay o sa paghawak ng mga kontaminadong bagay pagkatapos ay sa paghawak ng bibig, ilong o mata. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Ugaliin ang puspusang paglinis ng mga kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan gamit ang sabon at tubig. Bakit? Lagi nating ginagamit ang ating mga kamay upang hawakan ang mga bagay na maaaring kontaminado. Maaring hindi natin namamalayan na maghawak natin ng ating mukha na ilipat na ang virus sa mata, ilong at bibig at nahawahan na tayo. Namamatay ang mga virus na maaaring nasa iyong kontaminadong kamay kasama na ang bagong coronavirus sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng hand sanitizer na may alkohol. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Madalas nating hinahawakan ang ating kamay nang hindi namamalayan. Maging mapagmatyag tungkol dito. At iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Bakit? Maraming hinahawakan ang mga kamay at maaari itong makakuha ng mga virus. Kapag kontaminado na ang kamay, nailipat ang virus sa mata, ilong at bibig at maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit. Takpan ang iyong ubo at bahing. Siguraduhin ikaw at ang mga tao sa paligid mo at sumusunod sa tamang respiratory hygiene. Ibig sabihin nito ay ang pagtakip ng bibig at ilong gamit ang loob ng siko o tissue kapag uubo o babahing. Agad na itapon ang gamit na tissue sa basurahang may takip at maghugas ng kamay. Bakit? Kung ang isang tao ay uubo o babahing, tumatalsik ang maliit na droplet mula sa ilong at bibig na maaaring may virus. Sa pagtakip ng iyong ubo o bahing, naiiwasan ang pagkalat ng mga virus at mikrobyo sa iba. Sa paggamit ng loob ng siko o tissue at hindi iyong kamay. Sa pag-ubo o pagbahing, naiiwasan ng paglipat ng kontaminadong droplet sa iyong kamay. Dahil dito, napipigilan ang paglipat ng virus sa tao o bagay. Iwasan ang matataong lugar, lalo na kung ang iyong edad ay 60 pataas o may dati ng karamdaman gaya ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso at baga o cancer. Panatilihin ang hindi bababa sa 1 metrong pagitan mula sa iyo at sa kung sino mang may lagnat o ubo. Bakit? Pangunahing kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet na lumabas mula sa bibig o ilong kapag umubo o bumahing ang isang tao. Sa pag-iwas sa mga matataong lugar, nilalayo mo ang iyong sarili nang hindi bababa sa 1 metro mula sa mga taong maaaring may COVID-19 o sino mang may iba pang may sakit. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit.
Manatili sa bahay kung ikaw ay may nararamdamang sakit kahit sinat at tubo lang. Bakit? Sa pagpapanatili sa loob ng bahay at hindi pagpunta sa trabaho o iba pang lugar, gagaling ka ng mas mabilis at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang tao. Kung ikaw ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan mo muna ang health facility. Kung ikaw ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, magpakonsulta ng maaga. Kung kakayanin, tumawag muna sa ospital o health center para masabihan ka kung saan ka pupunta. Bakit? Makakatulong ito upang masiguro na tama ang payong mabibigay sa'yo? Ikaw ay maituro sa tamang health facility at maiwasan mong makahawa sa iba. Narito ang ilan sa mga uri ng face mask na maaari nating gamitin ngayon. Cloth mask, surgical mask, KN95 mask, paano nga ba ang tamang pagsusuot ng face mask? Home and stay safe so we can save lives.